At isa pa, alam nyo naman na isa ho sa mga nagustuhan natin nung kay Pangulong Duterte ay yung kanyang laban sa droga. Alam nyo kahapon may pinakitang video. May pinakita akong video na kung saan kung paano dinideal ni Bantag yung mga tao doon sa loob ng Bucor. Kung paano niya gustong magkaroon ng kaayusan o pagbabago diyan sa loob ng Bucor. Makikita mo yung kanyang passion laban sa mga drug lord, saka sa mga drug pusher. Kaya nga, kitang-kita sa kanya ho yun eh. May paninindigan ho siya doon. Alam mo, sad to say, ito talaga ang tunay na nangyayari na ho sa Pilipinas. Iilan na lang po ang lumalaban ho sa droga. Hindi man magandang pakinggan, pero parang kung sino pa yung lumalaban sa droga, sila pa ho yung kinakawawa. Halimbawa na nga niya, kay Bantag, pwede yung PDEA chief, na humuli lang ng anak ng sekretary, ayun, na-replace na. Keso dahilan, bigyan ng kalayaan ng administrasyon na mag-appoint ng sarili niya. Sabi ko nga, kung gano'n naman po pala, totoo yung bintang ng mga tao na palakasan lang. Diba? Totoo yung bintang ng tao na bayad utang lang sa mga sumuporta. Kasi, kung talagang, alam nakita natin, ganda ng record ng PDEA. Actually, naka-attend pa nga ho tayo sa isa sa mga gathering dyan eh. Ang ganda ng PDEA before. Diba, kay PRRD, tas biglang tinanggal. Kahit ano pa dahilan nila, huwag na tayong paikot-ikot, real talk, tinanggal ho yun. Diba? Medyo, walang sapat na dahilan. Diba? Except, bigyan lang ng kalayaan ang presidente na mag-appoint ng sarili niya. That is so lame. Diba? So, dahil nga dyan sa war on drugs na yan, pangalawa na ho ito si Bantag. Kaya ho tayo, nag-iingay na. Nag-iingay na ho para maramdaman nila na we are not just supporting Bantag. Again, we are not just supporting Bantag. What we are supporting is enough na. Tama na ang pagtanggal sa mga tunay na lumalaban sa droga. Sana naman ating administrasyon, ang ating Pangulong Marcos, medyo matauhan po na it's time to stop and support kung sino talaga lumalaban sa droga. Uy, maraming salamat, Astrid Elias, sa pampakape. Oo nga, wala na tayong kape dito. Pa-deliver tayo, unya-unya. Alam mo ito, sasabihin ko din sa inyo yung mga iba pa nating observation kapon. Kasi alam mo, naka-attend ako ng, especially noong 2016, halos every, di ba, lahat ng campaign PRRD na andun ho tayo. Nandun ho ang grupo ko. Isang bagay na na-observe ko kahapon, maikukumpara ko dun sa rally ni PRRD. Napaka-organic. Nakakatuwa. Kasi, ito ha, sabi ko nga, it's something na nakakatawa, pero nakakamanga. Kasi hindi masyadong prepared yung mga host, yung nagtatanungan pa sila, sinong kakanta nito, sinong gaganto. Kasi nga, it's just all organic. Yun ang tawag doon. Kaya kapon, makikita niyo sa video ko yun eh. Na, hindi nga alam kung sino yung mga, hindi prepared yung program. Medyo, may preparation naman. Pero yung, kari, kakanta ng National Anthem, kakanta ng Igorot, medyo hindi ganun ka-prepare. Kasi nga, it's very organic. As in, sobrang organic. Yung mga tao, alam mong hindi hinakot. Kasi alam, halata naman pag inakot eh. Diba? Lia, maraming salamat po.
alam na alam mo pag hinakot. Sa katunayan, alam mo hindi ko mabibilang yung lumapit sa atin kahapon na nagsabing, Banat Bay, salamat ha, sa suporta. Actually, ako po dapat magpasalamat sa inyo. Salamat at hindi kayo tumatahimik na ipaglaban po ang dapat nating ipaglaban, lalo na ang laban sa droga. Salamat po sa inyo. Hindi po sa akin yun. Kayo po ang dapat pasalamatan. At isa po ang mga sinasabi nilang paulit-ulit, ha? Kahapon. Dahil sa paliwanag mo ganyan-ganyan sa loob-loob ko. These people na nagpunta dito, it is not just binayaran. Igurot ako, support ako si Bantag. Hindi ganun, di ba? Hindi yung ganun ang mga senaryo kahapon. Ang senaryo kahapon, talagang they went there because they understand what is happening. Bang Myra, maraming salamat po, Bang Myra. Hindi ho ako natutuwa ako na, Banat Bay, salamat sa suporta mo. Napakinggan ko yung mga video mo, araw-araw ko pinapanood. Salamat, thank you very much. I'm happy with that, but hindi ako yung tipo ng tao, lumalaki ulo, flattered ako kasi ang daming nakinig. Hindi yun. Natutuwa ako kasi you understand why you are there. Yun na importante. Kasi alam nyo, ito ang lagi nyo tatandaan sa isang mapayapang revolusyon. Sa isang mapayapang merong pinaglalaban, the people must understand why. It's not because fad. It's not just, kasi ang cute-cute di Bantag, ang cute-cute di Banat Bay. Ang cute-cute di ba? Hindi ganun. Kasi talagang nakikita mo na naiintindihan nila. Naiintindihan nila bakit naandun sila. Hindi yung nakakatawa dahil naipaliwanag ko. Hindi, ang daming mas magaling magpaliwanag dyan. Maniwala kayo sa akin. Hindi ho ako ang pinakamagaling magpaliwanag. Mas marami pa akong magaling magpaliwanag dyan. Actually, yan si Boss Dada, magaling magpaliwanag yan. Si Coach Oli, magaling magpaliwanag yan. Yan si Mark, magaling din ho magpaliwanag yan. Yan ho ay mga taong magagaling magpaliwanag na makikita mong hindi bias. Pero hindi ho yun ang punto dun. Ang punto dun, pumunta yung tao dun because naliwanagan. Hindi because of napaliwanag. Magkaiba yun eh. Kasi, maaring ang mga supporter. Halimbawa, ito ha. Ako, what we are saying must translate into action. You are not worthy to be called influencer if you cannot influence. Simple lang. Diba? Huwag na ho natin paikut-ikutin. Kaya nga mas gugustuhin ko pang tawaging influencer instead of vlogger eh. Kasi minsan yung mga vlogger talagang medyo iba na takbo ng utak eh. Lalo na ho yung nagpapakalat ng virus na zombie. Diba? Ang importante sa akin, gusto ko makita na yung pagbablog ko ay nakaka-impluensya ng tao. Nakakamulat ng pag-iisip ng tao. Tapos, I wish they respond to it. Kasi kung manunood lang kayo, tapos, oh nga, tama, okay yan, galing, galing, katawa si Banat Bay, ayos yan, ayos. Hindi naman kayo sumasama sa kung anumang gathering o kaya sa panawagan, sa mga bagay-bagay. Nonsense. Banat Bay is just a entertainer, di ba? Ganun ho ang ano dun, ganun ho ang siste dun, kung ganun lang din.